Sayang naman ang buhay kung hindi maganda yung quality. Ang tao, bagamat merong eternal life beyond, isa lang ang buhay dito sa mundo. Kaya kailangan ma-maximize yung kahalagahan, yung ganda, yung sarap ng buhay. Pag-aaral natin ngayon, improve the quality of your life. Marami kasi mga buhay, sayang, kulang, at parang hindi natutupad lahat ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Salamat, Ama, dahil mahal niyo kami. At dahil diyan, gusto niyo kami na magkaroon ng buhay na matiwasay, maayos, maganda, kaiga-igayang buhay. Sa aming pagtitipon ngayon, Panginoon, nawa magpagaling kayo ng mga sakit ng aming isip, ng katawan, ng espiritu. Paging dapatin niyo kaming tumanggap ng pagtuturo, pagtutuwid, pagpapalakas, ng mga bagong pananaw na lalong magpapalalim ng aming pag-unawa sa inyo at magpapataas ng antas ng aming kabuhayan. Lord, be our speaker. Move among your people. Teach us, inspire us, lead us unto a greater life. Use your servant as your instrument, but be the speaker. May your voice be our medicine, our food, our drink, our energy. Father, we praise you. We thank you. And commit everyone to your care and teaching. In Jesus' name. Kumusta po ang quality ng inyong buhay? Pag sinabi natin 1 to 10, 10 being the highest quality, nasaan kaya yung buhay natin? Saan kaya natin yon pwedeng ilagay? Gusto ng Panginoong Jesus ang buhay natin ay maging maayos, maganda, mariwasa, sagana. John 10:10, he says, "A thief comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it in its fullest." Maraming Kristiyano hindi kilala si Kristo. Ang kilala nila, mga teachings of the Pharisees, religious traditions, and the teachings of some prophets, some disciples. Pero konti ang nakakaunawa ng lubos sa kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay. Kaya maraming tao, pag naging Kristiyano, akala nila wala na dapat fun. Puro pagtitiis, puro pagtitimpi, puro nalang pag-iisip sa buhay na walang hanggan sa kabila at wala nang buhay dito. Pero ang centerpiece ng teaching ng Panginoon na ito, sabi niya, "I came so that you will have life and have it in its fullest." At pag sinabing fullest, physical, mental, social, spiritual, ito ang mga main parts of our lives. Are we having a full life? Or in fact, we are having less than a full life because we think that's what Jesus wants. Pero ang gusto ng Panginoon ay buhay na buong buo, buhay na buhay. At sabi niya, it is the thief that steals, kills, and destroys. Yung magnanakaw, yung masamang espiritu, yung diablo ang nagnanakaw ng saya, ng ginhawa, ng kaluguran ng buhay. And Jesus obviously came to give a full, abundant life. Dapat goal yun ng Kristiyano na sumusunod kay Kristo, to live a full, abundant life. And when we meet Him in the next life, we shall say, "Lord, I really lived a good life. I lived a life that was full in accordance with your teaching and will. That is part of my worship to you." The will of God is for people to have a high quality life. Ang nakakapagtaka, sobrang ginaglamorize ng religion at hindi lang ng Christian religion. Most religions, sobrang ginaglamorize ang suffering. Ginaglamorize yung sobrang paggutom sa sarili, pagpapakasakit, pagtitiis, pag-abstain sa lahat ng mga masasarap at magaganda at enjoyable na bagay. In fact, to feel guilty for the pleasures of life. Pag gusto mong malaman kung anong kalooban ng Diyos para sa tao, titingnan mo lang kung paano niya dinesign ang katawan ng tao. Bakit pwede ka namang kumain ng walang lasa? Binigyan ka pa ng taste buds para ma-enjoy mo pa ang lasa. Binigyan ka pa ng nerve ending sa iyong skin para ma-enjoy mo yung init o lamig ng tubig, ng hangin, kinis ng sapin sa kama,
binigyan ka ng mata para makita mo ang mga kulay, mga hugis, ng tenga, para makarinig ka ng iba't ibang mga tunog, iba't ibang mga musika. Tapos pag naging Kristiyano, ililimit mo lang ang sarili mo sa isang uri ng musika. Ililimit mo lang ang sarili mo sa isang uri ng pagkain, na isang diet. Parang nadadaya yung tao. Pero yan ay turo lang ng relihiyon. Hindi yan ang turo ni Jesus. What we should do is to put Christ back to Christianity. The Christ who likes us to have a full life. Now, how to improve the quality of your life? May mga dapat gawin ang tao. Grade na natin ang mga sarili natin. Kung paano natin ito ginagawa ngayon? High grade ba? Low grade? So that we can do what must be done. Take care of your body. The quality of your life is determined largely by your health. Kahit gaano kakatalino, kadakila, kahit gaano katayo ngayong mga pangarap, at gaano karami ang pwede mong magawa sa buhay, pag nalobat na yung katawan mo, lobat na lahat. Goodbye pangarap, goodbye plano, goodbye everything pag yung katawan humiga na at hindi na makakilos. 1 Corinthians 6:19, you surely know that your body is a temple where the Holy Spirit lives. Kaya dapat alagaan, mahalin, bigyan ng sapat na nourishment, eat healthful food. You are what you eat. Pag nakaharap sa iyo ang pagkain, marami kang pwedeng pagpilian kung meron. Piliin mo yung healthful. Hindi yung masarap lang sa dila, pero pag nalunok mo na at nasa sikmura mo na, laso na sa iyong kalusugan. Bakit mga diabetic sa matitigas ang ulo ang kinakain pa rin sweets? Mga hypertensive people ang kinakain pa rin taba. Animal fats. Hindi mabait sa katawan. Pinipili dahil oras na pumasok na sa iyong sikmura, bahagi na siya ng iyong katawan, bahagi na ng iyong kalusugan, o magdadala sa iyo ng sakit. Kaya sila Shadrach, Meshach, Abednego at Daniel, nung pinapakain sila ng very rich king's food sa Babylon, nung sila'y nakulong doon, anong sabi sa Daniel 1:12? Sabi nila sa bantay, "Let us have only vegetables and water at mealtime." Hindi naman siguro laging vegetable and water lang ang healthful, pero yun lang ang choice nila. Otherwise, other than that, yung very rich foods na of the king. 1 Kings 19:7, nung ang propeta ay sobrang nanghina na, sa gutom, sa pagod, at gusto na niyang mamatay, nakatulog siya. Soon, the Lord's angel woke him again and said, "Get up and eat, or else you'll get too tired to travel." Depressed pala siya, gusto na niyang mamatay, gutom lang ang dahilan. Dahil nung kumain na siya, nabusog na, naiba na uli ang pananaw. Naglingkod na uli sa Diyos. Mayroong mga tinatamad na sa buhay, gusto nang mamatay, o tinatamad na sa ministry, gutom lang yan. Gutom ng katawan, o gutom ng emosyon, o gutom ng espiritu. Alam na naman natin ito lahat, no? Eat healthful foods, exercise, move your body, work. The Lord designed the body to move, kaya may mga joints, may mga ligaments, may muscles, may tissues. The body is always healthier when it is moving correctly. Kaya sabi sa 1 Timothy 4:8, physical training is of some value. May halaga ang pagkilos ng katawan, ang pagsasanay. So you exercise, but you also never forget to play. Malaking relaxation ang idinudulot ng play para balance. Pero huwag naman puro play. Dapat work, exercise, play. Hindi kailangan laging makatuturan ng ginagawa. Pag na-enjoy mo siya, nase-set back ang panahon ng iyong pagtanda. Yung mga sakit mo, nababawasan. Ang kalusugan mo, nadadagdagan. Whenever you are enjoying. Relax. Fatigue and stress opens one's life to so-called demons. Pag ang tao sobrang fatigued, sobrang stressed sa trabaho, sa opisina, sa workplace, maraming naiisipang mga kung ano-anong mga hindi magagandang bagay.
na paglalaroan ng mga masasamang espiritu ang isip ng taong laging pagod, nadadaya, nadedepress, natuturoan ka maging magagalitin, mga nawawalan ka ng gana sa buhay, pagod lang pala. Si Haring Saul, sa sobrang stress ng buhay niya, sinabi, ginulo siya ng masasamang espiritu. Bumukas ang buhay niya para siya magulo ng masasamang espiritu. 1 Samuel 16:23, whenever the evil spirit from God bothered Saul, David would play his harp. Saul would relax and feel better, and the evil spirit would go away. Pansin ninyo mga kapatid, hindi muna umalis yung evil spirit, tapos dahil umalis, nakarelax tuloy si Saul. No. Nandun yung evil spirit, pero nung siya'y nagrelax, nung bumuti ang pakiramdam, hindi natiis ng evil spirit, umalis. Kasi ayaw ng evil spirit makipisan sa taong relaxed, masaya, at payapa. Parang ipis, ayaw niyang pumunta sa kusinang malinis. Naiilang siya. So kung ikay tahimik, payapa, relax, ayaw sa iyo ng evil spirit. Kasi mahirap kang dayain, mahirap kang galitin, mahirap kang takutin. Ba't siya magpapagod? E di ang pupuntahan na lang niya yung madaling inisin, galitin, paggawain ng masama, yung stressed. Kaya pag stressed ka, gutom, pagod, di ba ang daling uminit ng ulo? Ang dali mong humanap ng away? Ang dali mong mapasuong sa maraming mga gulo? Kaya dapat ang tao marunong mag-relax. Remember ha, balance. Yung iba no, wala nang ginawa kundi mag-relax. Masama rin yun. Improve the quality of your life. Nourish your mind. Payamanin ang isip, patalinuhin, dagdagan ng dagdagan ng dagdagan ng alam. Luke 2:52, Jesus grew in wisdom. Pati siya nag-grow sa wisdom. Hindi niya nandun agad lahat yung wisdom. Dumating sa tamang panahon. At tayo din dapat we must grow in wisdom. Ang pananaw mo patuloy na nag-i-improve, tumataas, naiiba. What you don't know could subtract from your happiness. What you don't know could in fact hurt you. So dapat alam mo ang dapat malaman. Now how else do you nourish your mind? You detoxify your mind from negative thoughts. Kung may maruming pagkain at panis sa pagkain sa loob ng refrigerator, itinatapon mo yon. Hindi yun dapat nasa loob. Kung may nabubulok na bagay sa kusina mo, itatapon mo yon. Hindi dapat nandun. May maruming bagay sa iyong higaan, aalisin mo yon doon. Ano yun ang dapat mong gawin sa maruming isipin na nasa iyong utak? Dapat palayasin. Kuminsan yung utak natin tahanan ng napakaraming impakto. Nginangat-ngat yung utak mo, tinatadyakan, inukurot, sinasaksak. Ephesians 4:31, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Sabi niya, paalisin nyo sa utak nyo yung mga kung ano-anong mga negative thoughts, galit, poot, yung pait ng buhay na antagal lang nangyari, ayaw pang limutin, inaalagaan mo pa yung thought ng pait na yon. Paninirang puri, pakikipag-away, malisya, alisin mo lahat yan. Dahil bago mo yan magamit na manakit ng iba, ikaw ang unang nasasaktan. Kung hindi ka banal para magpatawad, eh magpatawad ka dahil matalino ka. Dahil alam mo na ikaw ang unang nasisira ng galit. So detoxify your mind from anger, from fear. Maraming takot na sumisira sa ating diskarte. Ni hindi mo pa naman alam, takot ka na. 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Our love of God, love for fellow men, love for life, love for knowledge, love for truth,
will drive away many fears. Detoxify your mind from jealousy. Merong reasonable jealousy at merong unreasonable. Dapat ma-differentiate nyo yan, mga kapatid. Yung asawa mo may nakakalong na iba, aba reasonable naman na maging jealous ka. Pero meron lang siyang katrabaho, meron siyang kasama sa isang project, wala ka namang pruweba na merong nagaganap, nagsiselos ka na, unreasonable na yon. At alam na alam niya ng mga seloso at selosa, nakakasira talaga ng pagkatao ang selos. Nang-aaway ka nang wala sa lugar, sumusugod ka nang mali. Maraming nakakahiyang bagay na ginagawa ang tao nagsiselos. And also especially, rid your mind of envy. Because envy leads to many evil practices and heaviness of heart. Sabi nga sa Bible, out of envy, many people try to achieve. Not because they want to achieve, but they only want to outdo their neighbor. And where there is envy, there is every kind of evil practice. Pinakamasamang maramdaman, inggit, ang kasunod, selos. Pag merong kanyan, maaga kang mamamatay. O buhay ka man, hindi ba lusog ang katawan mo? Hindi masaya ang iyong buhay. Detoxify your mind from pride. Pagka proud ka, you're afraid. Because gusto mo ma-maintain yung pride mo. Natatakot kang matalo, natatakot kang madaig, maungusan, natatakot kang makita ang iyong kahinaan dahil hindi ka na magiging proud. Malaking amo yung pride. The less pride you have, the more free you are. Kaya ang taong proud, hirap na hirap i-maintain yung kanyang kalagayan para siya manatiling proud. 1 John 2:16, the pride of life comes not from the Father, but from the world. So alamin natin, hindi yan nagaling sa Panginoon, bakit mo entertainin sa iyong buhay? How else do you nourish your mind? Be optimistic. Be positive. Napipili naman eh. You can be negative, but you can also be positive. Why choose to be miserable? Why choose to be negative? Why choose to be contrabida? Romans 8:28, we know that God is always at work for the good of people, of everyone who loves Him. So meron kang isang pangarap na hindi natuloy. Meron kang gustong nabigo. Meron kang hinahangad na hindi naging sayo. Pag nagtitiwala ka sa Diyos, ikukote mo ang Romans 8:28. I don't understand it. I don't even agree with it. But because I love God, then what is happening in my life was allowed by God for my own good. And I will hold on to that, and I will believe that, and I will have peace. Yan ang tinatawag na positive thinking, na scripture-based. Kasi sinabi, kung mahal mo na ang Diyos, lahat ng papayagan niya maganap sa iyo, yun na ikakabuti mo. Kahit hindi mo naiintindihan agad. Kahit yung kabaligtaran, ang gusto mo sanang mangyari. Pero dahil mahal mo ang Diyos, hindi niya papayagan na yung hindi best ang mangyari sa'yo. Yung palang gusto mo, hindi yun ang best. Hindi mo lang alam. So we have already said, rest and relax. That's very important. Sinabi natin kanina, main focus ng ministry ni Lord, yung bigyan tayo ng full life. May kakambal yun, itong Matthew 11, 28 to 29. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I will give you rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders and learn from me, for I am gentle and humble and you will find rest. So you see, again, Jesus goes back to a full life, a restful life. Pag i-define natin, ano ba talaga ang ministry ni Jesus liban sa iligtas tayo sa kabilang buhay? Iyon ay bigyan tayo ng masagana, tahimik, payapa, at relaxed na buhay dito sa lupa. Yun ang ministry niya. This is the ministry of Jesus. This must be the ministry of Christians. But if you will behave like the Pharisees, how can anyone relax? Pag lagi ka nagja-judge, lagi kang nakabantay ng nakabantay sa kasalanan ng iba, usig ka ng usig, bungkal ka ng bungkal ng mga itinatago ng tao, who can relax? They cannot and you cannot. Therefore, you know, hindi work ni Jesus yan. Dapat restful.
ang behavior natin yung nagbibigay sa atin ng maximum rest and also to people who are near us. Hindi nakakapagod kang kasama. Nakakailang kang kasama kasi sakal na sakal ang kasama mo, hirap na hirap performing because you're expecting perfection. How can you relax when you're trying to be perfect? How can you relax when people are forced to be like perfect in your presence? Kaya dapat ang tao marunong mag-control ng kanyang mga sariling kilos para hindi lang siya, pati kapwa niya, rested. According to scientific findings, your body cells obey your brain. Kaya yung brain mo, pag-determined siya na sabihin, nagagaling ako, sumusunod yung cells. At yun ang tinatawag natin in a spiritualized tempo na faith. Faith heals. When you have faith, you believe in it. That's the content of your brain. Your cells will obey. Kaya yung brain mo, pag sabing, I am relaxed, I'm going to relax, sumusunod yun yung katawan. Subukan mong biglang nervous and naninigas ang muscles mo, tumataas ang blood pressure mo, sumusunod din yung cells. Sumusunod at cellular level ang katawan mo sa mga nararamdaman ng iyong emosyon. So kung gusto mo na mabuti ang kalagayan ng katawan mo at cellular level, begin with your thoughts. Because it begins there. You say, don't matter what happens, I will be relaxed. Uuwi ako sa bahay, anong ini-expect kong gulo ng bahay, anong ini-expect ko na hindi nasunod na instruction ko ng kasambahay, anong ini-expect ko na aabutan ko, basta I'm deciding even before I get home, nothing will move me. When you decide that way, magalit ka man ng anumang nakakagulat, konti lang, hindi sobra. That's why you always decide beforehand how you would react to a situation. Ano man ang reaction ko ngayon na sabi siya ng mga grades sa mga bata, hindi gagraduate ang anak ko dahil may bagsak, I will decide on how I will react. So that when that happens, yung katawan mo, susunod na lang. May plano ka dapat. It all begins with the thought. Kaya ang sabi sa Romans, be changed by the renewing of your mind. It begins there. Think beautiful, positive, healing thoughts. Hindi yung pastor, tito, sabi ng mga Facebook pamangkin ko. Lagi po ako nananaginip ng mga kung ano-anong mga nakakatakot. Bakit po kaya? Simple lang yan. Yan ang iniisip mo habang gising ka. Nagre-reply lang pag nakatulog ka. Palitan mong iniisip mo at mapapalitan naman na napapanaginipan mo. Kinakausap po yata ako ng Diablo. Hindi. Guni-guni mo yung kumakausap sa'yo. Sino ka naman para kausapin ng Diablo? Ang special mo? 7 billion ng tao sa planeta? Ikaw kakausapin? Guni-guni mo yan. Kasi lumilikha ka sa isip mo ng mga senaryo na kinakausap ka niya. So, pagkatulog ka na, nawala ng control, hindi mo na mabantayan yung takbo ng utak mo dahil tulog ka, itutuloy ng utak yung kanina'y lagi mong iniisip. Kaya mga nanaginip po ako na asawa ko nagtataksil sa akin. Eh, yan siguro, iniisip mo lagi. Saan naman kukuha yung utak mo ng mapapanaginipan? Sa utak ng iba? Pwede yon kung lagi mo siyang kausap. Maililipat niya sa'yo. Malaki ang bahagi ng utak at Diyos ang may bigay niyan. Kaya dapat nating unawain yung faith. Unawaan natin how it works. Sabi sa Philippians 4:8, keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. So iniisip mo yung biyanan mo. Pag nagkaroon ka ng kapangyarihan, gagawin mo siyang ipis. Pero worthwhile ba yung iniisip mo? Worthy of praise ba yan? No, tigilan mong isipin. Kasi hindi mo alam, ikaw ang nagiging ipis niyan. Yung wish mo sa iba na negative, sa'yo pupunta yun. Yung talbog sa akin, dikit sa'yo, may truth yun. Marami kong miss ang mga kapestihan ang nangyayari sa buhay mo kasi yun ang wish mo for others. Kasi yung wish mo, matutupad yun.
kasi iniisip ng utak mo. May isang hiwaga na hanggang ngayon hindi pa maarok ng mga scientists. Bakit nga ba natutupad ang iniisip ng tao? At kahit sa mga ancient myths, ancient legends, eh may mga ganyan. Yung may lalabas na genie sa bote, sabi ang genie, your wish is my desire, is my command. So magwi-wish ka, matutupad. Merong if you wish upon a star, nagwi-wish ka sa star, nagwi-wish ka sa bulalakaw, diba? Nagwi-wish ka kung saan-saan, sa wishing well. Bakit umuso yung mga yan? Sa palagay nyo, walang basihan? Kasi nahalata ng mga tao over time, nakolekta ang knowledge ng mga tao from generation to generation, na pag-wish ka nga ng wish na tutupad. Because there is power in prayer. And a wish is really a prayer. Kaya bantayan nyo rin kung ano wini-wish nyo, kung ano pinagpe-pray nyo, dahil baka matupad. Eh, paano kung hindi ka pala handa sa magiging bunga ng pagkakatupad noon? Kasi sabi ng Philippians 4:8, kung ano lang ang totoo, kung ano lang ang dalisay at puro, kung ano lang ang tama, banal, mabait, karapat-dapat, yun lang ang isipin mo. Para yun ang maghari sa buhay mo. Sabi ng James 4:7, resist the devil and he will flee from you. Pastor, bakit po ayaw umalis ng tukso sa buhay ko? Eh, hindi mo nare-resist. Dahil sabi, resist, aalis eh. So, baligtarin natin, hindi umaalis. Bakit? Kasi welcome na welcome sa'yo. Kahit ano pong gawin ko, hindi ako mapanatag. Eh, ikaw ang gumugulo sa sarili mo. Kasi pag niresist mo yan, aalis yan eh. Sinabi bang fight the devil? No! Sinabi bang makipagbuno ka, makipagboxing ka, karatihin mo ang devil? No. Sabi lang, resist. Sabi mo lang, no. Aalis. The power of the will. Bakit may power ang will ng tao? Because we were created in God's image. There's a slice of God in us. We are not the divine, but we were created in His image. The Spirit of God lives in us. Our body is the temple of the Spirit. So you think you're powerless? You are empowered. So isipin mo kung saan mo gagamitin yung power na yon. Dahil pag ginamit mo yun sa negative, kahit matupad doon sa taong gusto mong padalhan ng curse, bumabalik din sa'yo. Because what you give is what you get. What you plant is what you harvest. Mahirap ba naman yung arithmetic niyan? Kaya sabi sa Bible, what you wish that would happen to you, wish that it would happen to people. Kaya mga tao laging masama ang iniisip sa kapwa, laging may mga nag-iisip ng masama. Sari-sari ang nagiging sakit. Sari-sari ang mga dilubyong dumadating sa buhay na hindi nila maipaliwanag. Kahit ang mga doktor, hindi na maintindihan kung saan kumukuha ng sakit itong taong ito. Kasi hindi lang naman tao eh, body. Meron tayong spirit, meron tayong soul. And the sickness of the spirit, the sickness of the soul, also reflects in the body. Kaya mahalaga inaalagaan yung isip. Resist the devil. And the devil is not always yung may sungay at may palikpik at may mga buntot na yan. Kundi evil thoughts, bad thoughts, unpleasant thoughts, evil din yan. Jealousy, bitterness, anger, envy, lahat yan, demonic. Hindi laging yung demon na sinasabi, espiritu. Meron na symbolic lang yung paggamit ng word. So, improve the quality of life. Satisfy your needs. Hindi nadadaan sa denial. Kung hindi ka talaga satisfied, dapat gumawa ka ng paraan para masatisfy. Produce what you need. Deserve what you desire. And produce more than you need. Merong minimum amount of material supply para ang tao sumaya. Hindi mo pwede sabihin, napaka-spiritual mo, kahit zero food, masaya ka. It cannot happen. Napaka-spiritual mo, kahit wala ka na kaibigan, kahit isa, basta Diyos ang kaibigan mo, masaya ka. No, it's a lie. Laging merong minimum requirement on the physical level. Kaya kailangan marunong ka magtrabaho. Kailangan mo ng pera, magtrabaho ka. Gusto ba ng maraming gastusan? Magproduce ka ng mas maraming panggastos. Kasama yon sa pag-improve ng quality of life. Kaya makikita nyo sa mga developed countries, sa mga rich economies, mas mataas sobra ang quality of life ng mga tao. Public life.
sa hardworking and very productive Japan, pati mga toilet seats, heated pag winter. Quality of life. Hindi yung walang toilet dahil walang pera. Siyempre, pag mahina ang budget mo, ang toilet paper mo, parang sandpaper, nagagasgas ang iyong behind kasi masyadong mura. Kaya kung ikaw ay mariwasa, marunong ka magtrabaho, pati toilet paper mo, soft as a feather. Pleasure. Dahil nagtatrabaho ka. Ephesians 4:28, anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they have something to share with those in need. Ito, spirituality, religiosity at its highest order. A person who stops being dependent on others, who stops living on others, and now begins to produce more than what he needs, that he has adequate excess to give away to people who are genuinely needy. Yun ang mataas na uri ng relihiyon. Huwag maging dependent, huwag maging pabigat sa kapwa, kundi lampas-lampas pa sa kailangan ang ma-produce para makapagbigay ka sa iba. Then, you will have a high quality of life. Work enough. Work more than enough. Because work earns provisions. It earns meaning and value. Work earns affirmation. Ang taong productive, hindi lang siya kumikita ng kailangan niya, tumataas din ang halaga niya bilang tao, napapahalagahan siya ng iba, tumataas din ang tingin niya sa kanyang sarili, pumapanatag ang kanyang loob, mas gumaganda ang quality of his life. Work satisfies. Kaya kailangan sariwain natin yung virtue of work. Hindi yung umaasa sa iba, sabi, they work with their own hands. Hindi yung iba ang nagtatrabaho, sila ay humihingi lamang. You can never have a high-quality life that way. Ngayon, kung ang satisfaction hindi pa kompleto, how else do you satisfy your need? Learn contentment. But don't be contented too early. Magsikap ka, gawin mo lahat ng kaya mong gawin, at kung anong naging bunga, doon ka na lang matuto na maging contento. Pero hindi yung wala ka pang ginagawa, contented ka na. Kailangan, sa may dulo-dulo yun, when you have already done your best. 1 Timothy 6:6, but godliness with contentment is great gain. Philippians 4:12, I have learned the secret of being content in any and every situation. Paano mo guguluhin ang taong marunong turuan ng sariling makontento? Yung sinasabi ng mga matanda, habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot. E maliit yung kumot mo, defold your knees and paliitin mo yung katawan mo para magkasya yung kumot mo. Hindi ipagpipilitan mong kulang-kulang, eh, sa wala eh. Gagawa ka ng paraan. Teach yourself to be contented. Improve the quality of your life, nourish your soul, your feelings, your emotion. It is unseen, it is invisible, but it nonetheless is so real as the physical body. Give importance to what and how you and others feel. Mahalaga ang feelings. Okay. Matadagdagan ang kita mo, pero magkakalayo kayo mag-asawa sa pagtatrabaho mo. Nag-improve ang bulsa, pero ano nangyari sa feelings? Ano nangyari sa iyong feeling? Is it worth it? May madadagdag na halaga sa inyong income. Is it worth all the lonely nights? Is it worth all the aloneness? And is it worth being tempted to find even just temporary comfort in another person's arms? Yung gobyerno natin, pag ipinagmamalaki yung kita ng mga OFW, pag pinagmamalaki kung gaano pinatitibay ng OFW remittances ang ating local consumption and economy, hindi nila sinusukat yung emotional state of the people.
Hindi naman kasi lumalabas yan sa mga GDP, hindi lumalabas yan sa mga GNP, hindi lumalabas sa mga balance of payments of a nation. But what is the social cost of all the separation? What is the emotional and spiritual cost of all of that? Hindi lang pera. Sabi ni Jesus, man does not live by bread alone, by money alone. May mga iba pang mahalaga. So ang tao marunong dapat magsukat. Feelings are important. So do your best to feel good, not bad. Makikipag-away ka sa boyfriend mo, hindi ka rin naman makatulog, balisang-balisa ka, siya rin balisang-balisa. Is it worth it? Both of you don't feel good. So why don't you forget your foolish pride? Text ka, bati na tayo. Sabi niya, oh sige, love you. Biglang sumaya na uli kayo. Kung isang text lang, sasaya ka na. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Dahil sa pride, gusto mo mauna siya, ayaw mo magmukhang ikaw yung natalo. But remember, feeling good must be prioritized. Don't do too many things that make you feel bad. Especially kung inimbento mo yung feeling na yun, ikaw ang may dahilan. Ecclesiastes 7:14, when times are good, be happy. Baliktarin natin, if you are not happy, make the times good. Umimbento ka ng saya. Pagandahin mo ang sitwasyon. Mag-asawa kayo, hindi kayo nakikibuan, kay kitit-kitit ng kaman nyo. Huhulog na kayo sa dalawang gilid. Huwag lang magkadikit ang mga paan nyo. Why feel bad when you can feel good? Why be foolish when you can end an emotional warfare? Sometimes with just a word, a hug. Minsan isang tasang kape lang, yun lang pala, okay na. Pero bakit papatagalin ang mga away? Ba't pahihirapan ng emosyon? Ito yung nahihirapan ng emosyon, may nasisirang bahagi na yung katawan. At kung minsan hindi na yun nare-repair. Nourish your soul and your feelings and your emotion. Be with people you like. Be with people you love. May magtatanong sa akin, Tito, ang taas-taas po ng sweldo ko dito sa office ko, pero impyerno, everyday impyerno. Sumasakit na ang tiyan ko, sumasakit ang ulo ko, nagkakamigraine ako lahat na, pero ang laki-laki po ng kita. Kumpiyutin mo, may halaga din ang iyong emosyon. Lagyan mo yan ng presyo. So tingnan mo, baka lugi ka pa sa bottom line. Pag sinubtrak-subtrak mo yung kalugihan mo emotionally, dapat ang tao masaya. At hanggat kaya mo, sumama ka, kasamahin mo sa iyo yung taong gusto mo. Kaya mahalaga ang tao, economically independent. Kung meron kang pera, meron kang kapangyarihan, napipili mo ang kasama mo. Nai-improve ang quality of life pag productive. Hindi na ba pwedeng matupad dyan na magkasama kayo? Kailangan ba talaga maghiwalay pa? Yung pangungulila, yung lungkot, yung pag-aalala, is it worth all the benefits of whatever people would like to get far away from the people they love? Be with people you love. Be with people you agree with. Be with people who agree with you. Piliin nyo yun. Meron po kaming kabarkada, laging nakakontra. Ano pong gagawin ko? Tanggalin mo sa listahan ng barkada nyo. Hayaan mo mumarkada siya sa kamukha niya yung ugali na hindi niya kukontrahin. Kaya kanya kinukontra, magkaiba kayo na ugali, ba't magpipilit kayo magsama? Sabi sa Amos 3:3, do two walk together unless they have agreed to do so? The answer is no. Two people don't walk together when they don't agree with each other. It's as simple as that. Kaya, Tito, ano pong dapat kong hanapin na quality bago ko pakasalan yung boyfriend ko? Lagi siya dapat agree sa'yo, pamangkin. Pag lagi ka niya kinukontra, huwag mo siya pakasalan. All your life, kontrahan. Diba? Eh, love na love ko po. Eh, di ko mag-agree sa kanya. Kaya mo. Upo, kasi ang ganda ng muscle niya. O, pwes, mag-agree ka lagi. Maganda naman pala yung bicep. Pero huwag kang pakasal, tapos kukontra ka ng kukontra ng kukontra. Impernong buhay yun. Eh, paano po kung asawa ko na hindi ko na mapalitan? Pwes, ang palitan mo na lang yung ugali mo. Mag-agree ka na lang para tahimik. Pero hindi pwede, tandaan nyo to, hindi pwede na ipagpipilitan nyo magsama tapos magkukontrahan kayo everyday. Impyerno yon. Hintayin nyo na lang mamatay kayo bago kayo pumunta sa impyerno.
Hindi yung buhay pa kayo, nadula kayo. Ba't ka iimbento ng gulo sa buhay mo? May kaibigan ka, laging kumukontra, edi magpalit ka ng kaibigan, pero hindi kasi yung relationship namin, very mutually rewarding. Pwes, matuto kayo mag-agree with each other. But remember, hindi pwede na nandyan, pero kontrahan kayo ng kontrahan, sisirain nyo ang isa't isa. Laugh a lot. It's free medicine. At napatunayan na ng maraming researches, marami talaga napapagaling ng mga sakit ang katatawa. Huwag lang sobra. Dahil baka sa ibang ospital ka madala, sa Mandaluyong. Diba? Pero kailangan ang tao marunong tumawa. Proverbs 17:22, if you are cheerful, you feel good. So it's good to be cheerful. What if you don't? What if you're not cheerful, you don't feel good? Then be cheerful. Remember this, you cannot always be happy, but you can always be cheerful. Hindi naman lahat ng nangyayari sa buhay nakakatuwa, di ba? Pero mano, mapipili mo yung cheerful response kesa dun sa bitter response. Hindi mo naman mapapalitan. Useless na labanan mo pa, tanggapin mo na lang. You've got to enjoy life. That's what Jesus wants you to have, enjoyment. Sabi ni Solomon na hindi naman aksidenteng pinakamatay ng tao sa balat ng lupa. Ecclesiastes 8:15, so I commend the enjoyment of life because there is nothing better for a person under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany them in their toil all the days of the life God has given them under the sun. Sinabi pa niyang magtimpi, magtiis, no? Sabi niya, mag-enjoy ka. Yan lang ang mahihita mo sa buhay na ito. Maraming problema, maraming sakit, maraming sagabal. So tuwing kaya mo, isingit mo, ipaglaban mo, mag-enjoy ka. Nasiraan ang sasakyan, may pupuntahan kayo. Anong gagawin mo? Maghanap ka ng tindahan ng halo-halo at maghalo-halo ka. Isingit mo yung enjoyment kaysa magreklamo ka sa buhay. Always find pockets of fun. Pockets of vacation, pockets of pleasure and happiness. At si Solomon na pinakamarunong na tao, sabi niya, yan ang pinakamabuti mong magawa sa buhay na ito. Bakit kaya pinakamabuti mag-enjoy? Kasi pag enjoy ka, enjoyable ka rin. Masarap ka rin kasama. Pag enjoy ka sa buhay, you are generous, you are kind, mapagpatawad ka, mabait ka. Kaya talaga, ministry na mag-enjoy. E pagka ikaw miserable, you cannot give what you do not have. You cannot be kind to others when you're miserable. You cannot help others when you are tired. That's why you should learn how to rest. Nourish your spirit. This is how you really improve the quality of your life. Be at peace with God and with your conscience. 1 Timothy 1:19, holding on to faith and a good conscience, which some have rejected, and so have suffered shipwreck with regard to the faith. So hold on to your faith and a good conscience. Pakinggan mo ang sinasabi sa'yo ng kalooban mo. Huwag mong kontrahin yung sarili mong dibdib. Makinig ka sa sinasabi sa'yo ng iyong puso. Connect with God. Psalm 145:18, the Lord is near to all who call Him. Tito, bakit po para ang layo sa akin ng Diyos? Anak, Psalm 145:18, the Lord is near to those who call Him. So mukha siyang far, you are not calling. Tito, tawag po ako ng tawag. Baka mechanical lang. Superficial lang. Pero kung taos puso, tumatawag ka, mararamdaman mo nandun ng Diyos. So hindi siya lumalayo ang problema mo. Hindi ka tumatawag ng galing sa puso. Do good. Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. That's one of the best things you can do. Do good works. Punong-puno ng good works, Jesus. And how else do you nourish your spirit? Be thankful always. Be grateful. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Be thankful. Ang reklamador, hindi masaya. Ang reklamador,
nagagalit, nasisira uli ang kanyang kalusugan. Be thankful. Learn contentment. Do your best. And when your best can do only so much, be contented with it. Improve your quality of life. And not only that, help your neighbor improve his or her quality of life. Huwag tayo ang maging kontrabida, maging hadlang para mag-improve ang buhay nila. Tumulong tayo. Because what you do to them comes back to you. Panginoong Diyos, salamat po. Na binibigyan kayo may ng oras na mag-isip-isip, magbulay-bulay sa mga bagay na madalas nalilimutan. Nabubuhay na lang, naghahanap buhay, pero hindi naman masaya ang buhay. Teach us to find pockets of pleasure, happiness, and fun even in moments of hard work. Teach us, Lord, to see your blessing na kuminsan ay hindi obviously visible. Turuan mo kaming improve na aming buhay at buhay na aming kapwa. Dahil ang buhay na ito'y pahiram.